Ikaw? Tuwing nakikita kita, napapahamak ako sa'yo eh. Kasi wala kang modo. Miss, wala akong modo? Eh di, thank you. Sino ba kliyente? Ako, di ba? Sana kung may problema kapag usapan natin ng maayos. And you think, Mitch, kaya mo sorbayin ang problema ko? You can. If I were you, I'd fire Mitch and cancel this project. I need to fix this. Napanood ko na to eh. I-love ka rin ba sa Mitch na yun? Magkaiba si Mitch kay Mia. I'm done warning you. Susi, secret para sa'yo. Jig, 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 jig. Salud ka. Papatayin ka nito. Papatayin ka rin yan. Salud! Salud! Sorry. Bakit po? Sorry. Talo ko si Nick. Sorry. Oy, Nicanor. Kanina pa kita sinasabihan yung lababo ron. Barado na. Ano ba? Puntahan mo. Sir. Excuse me po. Sir po si Nick Marcelo. Nick, ano kailangan mo sana po? Anak mo si Nick, ha? Bakit parang hindi ka naniniwala? Sir, sorry po. Sino ka ba? Manliligaw ka niya, no? Sir? Nakatapos ka ba? Sir, hindi po. May diploma ka? Wala. Oh, wala kang pag-asa. Sige na, lumayas ka na. Sir, isusoli ko lang po sana yung wallet niya. Napulot ko po kasi sa travel agency kanina. Anong ginagawa niya sa travel agency? Paano napunta yun? Hindi ko po alam. Paano po? Mauna na po ako, ha? Salamat po. Salamat, ha? Oy! Ano pangalan mo? Boy! Tama ba itong napuntahan natin? Eh, isa lang isla gamay. Pero... Asan yung ibang bangka? Nasaan sila? Signal, ah. Paano natin sila kukontakin kung walang signal? Sir, makulimlim. Parang uulan. Naku, huwag naman mo sana eh. Ayoko mas stranded dito eh. Bakit? Dahil kasama mo ako? Sa tingin mo, may gagawin akong masama sa'yo? Hindi ko nga po sila makontak eh. Pero alam naman nila na isla gamay. Friend! Oh. Kamay! Isla kamay, hindi gamay. Uy, OM! Mali yung na-text ko kay Sir Adrian! How can you even miss it? Huwag na tayo magsisihan. Wala lang siguro signal sa island kaya hindi natin sila makontak. Mabuti pa sundan na lang natin sila. Tayo pa susunod sa kapalpakan nito. Tatawagan ko ulit! Eh, wait, si Sir Luna. Guys, yung pangkero ko, sabi natin. Oh, tama. Opo, tara. Yes? Ay, naku. Boss, baka pwede kami magpahatid sa isla gamay? Sa isa na, sir. Hindi po tayo makakabihay pupunta ron. Malalaki na ang mga alon at mukhang uulan. Boss, baka pwede pakiusapan. Yung mga kaibigan kasi namin nandun. Delikado ho. Kahit sino bangkero pagpatanungan nyo, walang magpapayag na hihati keron. Guys! Pinapasabi ni Sir Louie na ang advice ng Coast Guard ay bumalik muna tayo sa resort para masave. Pero paano sinaman siya, Sir Adrian? This is all your fault. Rina, kalma.
Wala, may gusto sa nangyari. Mabuti pa mag-isip na lang tayo ng paraan para matulungan sila. Guys, makikita lang tayo kay Louie. Let's just go back to the resort bago lumakas yung alon. Let's go. Come on. Ganto ka rin noon kay Mia. You were too blind to see na may mali sa kanya. Because you were crazily in love with her. In love ka rin ba sa Mitch na yun? Magkaiba si Mitch kay Mia. Men and women can never be really just friends. Bakit tayo mga best friends? I wouldn't have it any other way. My goodness. I am so proud of you, Adrian. Alam mo, balang araw, you're gonna be a great and successful businessman, just like me. Look, Dad. Mataas din po grades ko, oh. Pang ilang ka sa class? Top 2 po, pero... Top 2 lang? Ikaw ay isang delegre. Lahat na nasa iyo. Wala kong karapatan maging bobo. Why can't you be like Adrian? Working student, pero top of his class. Umalis ka sa harapan ko. You will thank me for pushing you one day. Huy! Katatan dyan! Di naman siguro sila malulungkot kahit mawala ako. Lalo na si Dad. Mas okay pa nga yun eh. At least, nabawasan yung sakit na sa ulo. Ang magsalita ng ganyan, malulungkot kaya ako. Wala na akong kasabay mag-aral, maglaro. Boring, no? Bakit ba kasi hindi ako naging kasing talino mo? Alam mo, hindi mo kailangan maging sobrang talino para maging successful ka. Sabi ng nanay ko, mas importante pa rin yung mabuti kang tao. Magalang sa magulang, masipag. Pagmahal! Eh, ikaw naman lahat yun eh. Ikaw rin, no? Oh, ito. Pagiging top 2 mo. Thank you, ha? Sana. I'll make you see that what we have is special, Adrian. Pinapatawag niyo daw po ako. Wala pa ba si Adrian? Ako, ma'am. Wala pa po. Kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi sumasagot. Si Tanya, hindi ko na makontak. Pwede bang pakitawagan si Michelle? Naku, ma'am. Nandito po sa akin ang cellphone ni Mitch. Kasi po, aksidente po nagkapalit sila ni Nika ng cellphone. Sa akin mo nalang ibigay, ako na magsusorry sa kanya. Ay, sige po, ma'am. Sige po. Hindi, natatakot na ako! Nakakarating tayo. Kumapit ka lang. Kumapit ka lang. Sa inyo. Umiiwas ako sa inyo. Hindi po yun gawain ng
Sabi nung nakapulot, nakita doon niya sa may travel agency. Anong ginagawa mo doon? Anong ginagawa mo doon? Bibili po ng ticket papunta pong Maynila. Ano? Ano? Hindi ka pala nagpapaalam sa amin? Ano to, Veronica? Nagdalokan naman tayo dito. Ha? Alam mo, anak. Nakapag-desisyon na kami ng tatay mo. Mas mabuti pang dito ka nalang sa malapit magkolehiyo. Pero na-UP po yun. Nasaan naman po yung opportunity, di ba po, tay? Kundi lang po yung nakakapasa dun. Ano naman po yung mapapala ko sa Pipitsugin na school, nay, tay? Pipitsugin? Doon kami nag-aral ng nanay mo! Ha? Hindi nga lang kami nakatapos! Ibayin niyo naman po ako. Tulad mo ni Kuya Adrian, nabigyan po niya ng magandang buhay si Ma'am Onessa. Di ba nabigyan po niya ng magandang buhay, ng magandang bahay? Magandang bahay? Ang laki ng bahay natin, nak! Ha? May garden pa, oh! Yung kwarto mo nga eh, laki-laki pinuubahan natin eh. Ano ba? Ay, hindi niyo naman po ako sinaseryoso eh! Bakit po ba kasi hindi niyo ako payagan? Hindi niyo po ba ako pinagkakatiwalaan? Anak, hindi naman sa ganun. Please, bigyan niyo lang po ako ng isang pagkakataon, tay. Sige. Bibigyan ka namin ng pagkakataon. Ay, sandali, sandali lang! Ibigyan ka namin ang pagkakataon, anak. Pero, pakinggan mo to. Ang huling desisyon, nasa amin ng nanay mo. Okay? Manang Pe! Mag-iko! Nabalataan niyo na po ba? Sir Adrian! Ano? Nawawala po sa laot! Ha? Sinasabi ko na nga, Pe! Hindi dapat ang marisi Adrian! Tumawag ka ng Coast Guard, namingi ka ng pangulo sa kanila! Ako. Sige, ako na bahala. Thank you.
Nagdadala na ako ng mga tao sa Coast Guard. They're just waiting for the right weather condition bago nila masimulan ang search and rescue operation. Thanks, Mom. I truly understand you. Inarin ako, Odessa. But all your fears, it won't do anything good. Just relax. Okay? Please drink it. Hindi yung bankero magaling maglangoy ang mga makakaw na yun. Kailangan natin makahanap ng isisilungan yun. Maraming ano doon, maraming puno. Tara. Ayaw ba? Bakit? Huwag yan eh. Ikaw din naman eh. Alam ko pero... Ayaw pa. Kumapit ka lang. Pero sir... Homeboss. Sa akin masusunod. Salamat. Hello, wala ka sa'yo? Louie! Wala pa rin! Meron nakatitimig sa akin, Adrian? Wala pa eh. Pero nanghihingan ng tulong si Mama Elsa sa mga Coast Guard. Papabayaan ni Lord sila, Kuya Adrian. Uy, alam nyo, tama ka. Ligaligit magkasal tayo. Lahat alin niyo mga kapapayaan. Sana walang nangyari. Lord, sana po huwag nyo pong papabayaan sina Kuya Adrian at si Ate Mitch. Sana makabalik po sila dito ng ligtas. Sana hindi po sila mapahamak sa masamang panahon. Opo, Lord. Please, Lord. Abandonado ng bahay na to. Hindi, kasi baka lalo kang magkasakit pag natuyo ka. Patuyuin mo na lang yung damit.
Anong yan, sir? Hindi ko maangat yung kamay ko, eh. Hindi ko matagal na ito. Kailangan na bulong? Sige, pero... Pikit ka muna. Ano? Pikit ka muna, tapos... Lapit ka. Tapos sandaling hilahin na lang ito. Check mo. May lampara dyan. Sige. Agal ba? Wait lang, wait lang. Wala lang. Ka na? Apo. Oo. Ba't parang nakakita ka ng multo?
Harriet. Yung babaeng... Yung babaeng sinabi nilang pinatay ko. Jumpsuit mo. Sa huli kong naalala, suot niya bago ko siya patayin.